mga teenager kung magkulitan si nanay at tatay. O siya, maiwan na namin kayo dyan. Maaga pa kami bukas ng nanay nyo sa palengke. Paalam pa ni tatay saka tumayo na. Dayan, ikaw nang bahala na magsarado ng pinto. Papasok na kami sa kwarto ng tatay mo. Opo, nay, uuwi na rin po si Dave. Anak, ingat sa pagmamaneho. Paalala pa ni tatay kay Dave. Salamat po, nay, tay. Ngumiti naman si nanay at tatay saka pumasok sa loob ng kwarto nila. Nang makapasok si nanay sa kwarto, hinampas ko sa balikat si Dave. Sweetheart, why? Hindi mo sinabi sa akin na magpapaalam ka sa kanila. Sweetheart, alam ko naman na hindi ka papayag kaya inunahan na kita. Nakangiti pang sagot ni Dave. Buti alam mo, umuwi ka na, may pasok ka pa bukas. Taboy ko sa kanya, dito na lang kaya ako matulog. Wala kaming ekstrang kwarto, umuwi ka. Sa kwarto mo, baka dito matuloy. Puro ka talaga kalokohan, layas na. Lantaran ko pang pinagtabuyan siya. Hindi ba talaga pwede? Hirit pa ni Dave. Hindi na ako nakatiis, binatukan ko na lang siya. Ang kulit, puro kapiluhan ang alam. Sweetheart naman, binibiro lang kita. Palusot pa niya. Che, halalabas na. Tumayo ako saka ako siya hinila sa kamay. Nauna na akong naglakad, papunta ng pinto. Mukhang wala pa rin siyang balak umalis. Pag hindi ka pa umalis ngayon, busted ka na sa akin. Pananakot ko pa sa kanya, kaya naman dali-dali siya naglakad, papunta sa pinto. Hinatid ko pa siya hanggang sa gate namin. Sige na bay, paalam ko sa kanya, tatalikod na sana ako nang hilahin niya ako at kinulong sa bisig niya. Sweetheart, I'm sorry again and thank you. Hindi na muling mangyayari yon. Sambit pa niya para namang nalusaw ang puso ko. Ramdam ko ang sinseridad niya. Kumalas siya ng yakap sa akin. Akala ko aalis na siya pero kiniyumos muna ako ng halik sa labi. Nanlaki pa mga mata ko dahil dito. Ilang sandali lang ay tinugon ko na rin ito. Kapwa kami naghahabol ng hininga nang maghiwalay ang mga labi namin. Manliligaw pero nakailang halik na sa akin. Kakaiba talaga, Mr. Melendez. Sweetheart, good night. Pumasok ka na sa loob. Utos niya sa akin. Sige na, ingat ka. Tumalikod na ako sa kanya. Wait! Habol niya pa sa akin. Nilingon ko naman siya. Ano na naman? Nakapamaywang ko pang tanong sa kanya. Hindi pa ako nakakapag-good night. Ha? Nag-good night ka na ah. Umuwi ka na. Nagulat pa ako nang bumaba ang labi niya sa dibdib ko upang halikan yon. Good night, my two babies. Sambit pa niya. Nasapo ko pa ang noo ko sa ginawa niya like for real. Uuwi ka na ba o busted ka na? Mariin ko pang sabi. Kaya naman mabilis yung tumakbo papunta ng sasakyan. Hais, hindi ko yata kaya ang kalokohan ng isang ito. Pumasok na ako sa loob ng bahay. Tinampot ko ang bag ko nang may malaglag na bagay mula sa sofa. Kinuha ko yon. Wallet na kulay brown. Kay Dave kaya to? Tanong ko pa kaya naman binuklat ko ito para makasiguro na sa kanya nga ito. Hindi ako makapaniwala sa nakita ko sa wallet niya. Picture ko ng debo ko. Bakit meron siya nito? Hindi kaya sa kanya galing ang malaki kong Hello Kitty? Hanggang sa sasakyan, hindi maalis ang ngiti ko sa labi. Kahit pa dalawang beses ako nabitin at hindi biro yon. Parang hinahanap ko na tuloy ang amoy at labi ni Dayan. Nang makarating sa bahay, naabutan ko pa si Lola na nagdidilig sa garden niya. Lumapit ako sa kanya habang abala siya sa mga halaman. Kinakausap niya rin ang mga ito na tila ba may buhay. Lola? Tawag ko sa kanya. Napangiti naman siya na makita ako. Nakabalik ka na pala apo. Ang bilis naman yata. Tanong niya pa sa akin habang patuloy sa pag-spray ng mga orchids. Yes, Lola. Binisita lang namin ni Dayan ang bagong branches ng Grace. Paliwanag ko pa sa kanya. You should go there. La Union is a nice place, Lola. For sure, magugustuhan mo doon. Nagulat naman si Lola na malaman niya na magkasama kami ni Dayan. Magkasama kayo ni Dayan? Bilisan mo ang panliligaw, apo. Gustong gusto ko talaga si Dayan para sa'yo. Maganda na, mabait at saka magaling pang magluto. Nakikita ko na alagaan at mamahalin ka niya. Natutuwa pang litan niya ni Lola. Don't worry, Lola. Si Dayan lang din ang gusto ko para sa akin. Excited na ako na mag-alaga ng apo. Nagagalak pang sambit niya. Kaya naman natawa pa ako. Hindi ko alam kung buhay pa ba ang sperm cells ko na sa ginawang pambibitin ni Dayan sa akin. Time will come, Lola.
Nakangiti ko pang sambit. Nakita ko pa na nagliwanag ang mukha ni Lola. Wala na akong ibang gustong makasama kundi si Dian. Siya lang ang nakikita ko na makakasama ko sa pagtanda ko. Nagpalipas pa ako ng ilang minuto sa pakikipagkwentuhan kay Lola bago ako pumasok sa loob ng bahay. Bago ako maligo, nag-check muna ako ng phone ko. May isang chat galing kay Dian. Napangiti pa ako sa isipin na na-miss niya agad ako. Tumawa pa ako na parang kinikilig dahil lang sa chat niya. Damn it! Napasuntok pa ako sa hangin dahil sa kilig. Huminga muna ako ng malalim bago ko binasa yon. From Hello Kitty. Naiwan mo ang wallet mo. Kunin mo na lang bukas. Good night. Oh sure. Thank you sweetheart. Good night with kiss emoji. Napalis naman ang ngiti ko sa labi. Akala ko naman sasabihin niya na na-miss niya agad ako. Nang magising ako kinaumagahan, magaan ang pakiramdam ko. Pakanta-kanta pa ako habang naliligo. Ngayon ko lang naramdaman ang ganito kasaya. Bago ko bumaba, ni-chat muna ako kay Dian. Good morning. Have a great day, sweetheart. Hanggang sa mesa, napansin ni Lola na good mood ako. Apo, mukha yatang masaya ka. Huwag mong sabihing naka-score ka na agad. Saka ito tumawa na malakas. Napailing na lang ako. Mukhang sa kanya yata ako nagmana ng kapiluhan. Kung alam mo lang, Lola, baka lalo mo akong tawanan sa isip-isip ko pa. Nope, I'm just happy, Lola. At last, nagkaayos na rin kami ni Dian. Nakangiti ko pang sagot habang naglalagay ako ng fried rice sa plato ko. Tumangutang-ulang si Lola sa akin. That's great. Masaya ako, Apo. Saka very proud ako sa'yo. Dahil sa ginawa mong sacrifice para sa mga kaibigan mo. Thanks, Lola. Lumapit ako sa kanya at hinalikan ko siya sa noo. Saka ako bumalik sa upuan ko para tapusin ang pagkain ko. Dave, tawag ni Lola sa akin. Napatingin ako sa kanya. Mukhang may seryoso siyang sasabihin. Yes, Lola? Apo, how about your mom? Kaya mo rin bang makipag-ayos sa kanya kung sakali? Seryoso pa niyang tanong sa akin. Nagulat pa ako sa tinanong niya. Hindi ko yun inaasahan kung kaya naman nabitawan ko ang tinidor sa sahig na lumikha naman ng ingay. Mabilis ko itong dinampot at nilagay sa gilid ng mesa. Nawalan rin ako ng ganang kumain. Kung may tao man na ayaw kong pag-usapan ay si Ma'am yun. Matagal ko nin siyang inalis sa buhay ko. Simula nang umalis siya at hindi na bumalik pa. I'm sorry, Lola. I have to go. Tumayo na ako saka muli ko siyang hinalikan sa noo. Tatalikod na ako nang hinuwakan ni Lola ang braso ko kaya napalingon ako sa kanya. Apo, hanapin mo sa puso mo kapatawaran para sa Ma'am mo. Malumanay pa niyang turan, tumangulang ako dahil mahirap ang hinihingi ni Lola sa akin. Hindi madaling ibigay para sa taong hindi naman hinihingi yon. Na makapasok ako sa sasakyan, pinaghahampas ko pa ang manibela. Naalala ko na naman ang babae na pilit ko nang ibinauan sa limot. Ilang taon na lumipas, pero ganun pa rin ang nararamdaman ko para sa kanya. Galit at pagkamuhi. Masama man sa iba na magtanim ng galit sa magulang, pero hindi ko maiaalis sa akin. Sa haba ng panahon na lumipas, kung gusto niya akong balikan, sana ginawa niya noon pa. Hindi na kita kailangan sa buhay ko. I can live without you. Don't come back again. Malakas ko pang sigaw sa loob ng sasakyan. Punong-puno ako ng galit sa kanya. Pumikit ako sa kahuminga ng malalim. Bago ko minuhay ang makina ng sasakyan, palabas na ako ng gate na may mapansin ako na babae na nakakubli sa gilid ng gate. Sino kaya yun? Bababa sana ako ng sasakyan upang lapitan siya at tanungin. Nang bigla namang tumunog ang cellphone ko, kaya napahinto ako sa pagbubukas ng pinto ng sasakyan. Tiningnan ko kung sino ang natawag, si Jessa pala. Yes, Jessa, why? Sir, may naghahanap sa'yo. Who? Kunot noo ko pang tanong, sino naman na maghahanap sa akin ng early in the morning? Welcome back, Chef D. Bati nila pagdating ko sa restaurant kinaumagahan. Magkwento ka naman, Chef D. Tukso pa ni Reyna na sinabayan pa nila ng hiyawan. Ano naman ang ikukwento ko, Aber? Nakataas pang kilay na tanong sa kanya. Alam mo na yun, Chef D. Natatawa pang buska ni Luz. Chef D, iba ang aura mo today. Mukhang bagong dilig. Esteligo pala. Tura naman ni Mia. True. Tumpak. Fresh pa sa lumpia. Sang-ayon pa ni Cards. Mia, kung ikaw ang diligan ko dyan, gusto mo? Tumawa lang naman ito. Guys,
May napapansin ba kayo? Tanong ni Gina Joy, ang pinaka-observer sa Marites. Kunot noo pa namin siyang tiningnan. Napapansin na ano? Takang tanong ni JC. Gamit ang labi, ninuso ni Gina Joy si Chris kaya naman napatingin kami kay Chris. Oh, bakit kayo nakatingin sa akin? Tanong pa ni Chris, nang tapunan ko siya ng tingin, parang may kakaiba nga. Kung si Chef D mukhang naambunan, eto naman si Chris, mukhang nasobrahan. Kansyaw pa ni JC. Saka sinabayan ng halakhak, namula naman si Chris dahil dito. Hoy, kayo tigilan niyo si Chris. Saway ko pa sa kanila. Okay Chef D, sabay-sabay pa nilang tugon. Ikaw na lang magkwento Chef D. Magaling ba si Sir Dave? Tanong pa ni Delia na may kakaibang ngiti sa labi. Naghiyawa naman ang mga Marites na tanong ni Delia. Anong mga sinasabi niyo dyan? Sita ko pa sa kanya. Saka ako tumayo at naglakad papunta sa locker. Sumunod naman sila sa akin. Chef D, huwag kang umiwas. Tukso pa nila sa akin. Lihim naman akong napangiti nang maaalala ko ang ginawa namin ni Dave at kung ilang beses siya nabitin. Oh, bakit ka nakangiti Chef D? Puna pa ni Carl saka ako kiniliti sa tagliran. Trabaho ang pinunta namin doon. Pwedeng tantanan niyo ako? Hala, balik sa kitchen. Taboy ko sa kanila habang naglalakad pabalik sa kitchen. Nangungulit pa rin sila. Maluloko ako sa mga chismosa ng mga ito. Wala ngayon si Dave. Nasa office, may mga importanteng meeting daw siya today. Kanina pa siya nagchat para magbigay ng update about sa ginagawa niya. Bawat minuto yata kahit hindi ko naman tinatanong. Kaya sinabi ko na lang na mag-focus siya sa work niya. Maya-maya pa dumating na si Raiden na parang tahimik rin na makalapit siya. Agad ko siyang binati. Hi Chef Raiden, nakangiti ko pang bati sa kanya. Hi Chef D, come to my office. Let's talk first. Nakangiti niyang sambit. Naglakad na siya paakyat habang nakasunod lang ako sa kanya. Chef D, have a seat. Alok niya saka tinurong upuan sa tapat niya. How's La Union Project Chef D? Bungad niyang tanong sa akin. La Union is a nice place. Malaki na ang development ng construction natin doon. Malapit nang matapos ang ginagawang restaurant. For sure, dadagsa inyo ng mga turista. Maganda, wala akong masabi. Masaya ko pang kwento sa kanya. Wow, that's great. I'm glad na pasado sa'yo. Thank you. Ngumiti pa siya sa akin. Katahimikan ang namayani sa aming dalawa. Tumikim muna si Raiden bago muling nagsalita. Chef D, can I ask a favor? Seryoso pa niyang tanong sa akin. Naguluhan naman ako sa tinura niya, kaya nakatingin lang ako sa kanya. What is it, Chef Raiden? A friendly date? Hindi naman ako nakasagot agad sa kanya. Iniisip ko pa kung pagbibigyan ko ba siya. Pero sa huli pumayag na rin ako dahil pangalawang beses na siyang nagpaalam sa akin. Gusto ko rin siya makausap. Sure, Chef Raiden? Kaya may ko pang sagot. Tumayo pa si Raiden saka lumapit sa akin. Thank you, Chef D. Tipid niyang sagot. Napansin ko naman na para may lungkot sa mga mata niya. Ngayon ko lang siya nakita na ganito. Sabay pa kaming bumaba ng office pabalik ng kitchen. Nagdadatingan na kasi ang mga customers. Abala na kami sa kusina nang tawagin ni Delia si Raiden. May naghahanap daw dito. Sinabihan naman niya ako na tingnan ang niluluto niya. Pinagpatuloy ko naman ang ginagawa niya. Nakita ko na may kausap nga siyang babae. Pero bakit parang familiar kahit pa nakatalikod ito? Kaya naman tinawag ko si Delia. Sinanyasan ko siyang lumapit sa akin. Yes, Chef D? Tanong niya pa sa akin. Bagong customer ba? Ang kausap ni Chef Raiden? Ngayon ko lang kasi siya nakita dito. Usisa ko pa sa kanya habang naghahalo ako ng sauce. Parang isang chef din siya sa SG. Hindi ko lang sure. Singapore? Kunot noon ko pang tanong kaya tumango naman si Delia sa akin. Nakita ko na papunta si Raiden sa pwesto ko na may malawak pang ngiti habang naglalakad palapit sa akin. Chef D, come, may papakilala ako sa iyo. Nakangiti pang sambit niya sa akin. Tinuro ko pa ang sarili ko para makasiguro kung ako nga talaga. Kahit ako lang naman ang Chef D dito. Ako? Hindi ko makapaniwalang tanong sa kanya. Tumango naman siya saka ngumiti. Tinawag ko muna si Chris para haluin ang niluluto ko. Medyo nahihiya pa itong lumapit. Napansin ko rin na nag-iwas ng tingin si Raiden. Weird, bulong ko pa. Kahit nasa malayo at nakatalikod ang kausap ni Raiden, parang kilala ko talaga siya. Chef D,
For sure matutuwa kapag nakita mo siya. Medyo napaisip naman ako sa tao na ito. Bakit alam ni Riden na matutuwa ako pag nakita ko siya? Pagdating namin sa table ng babae, lumingon siya sa amin. Natutup ko pa ang bibig ko nang makilala ko kung sinong babae na nasa harapan ko ngayon. Maging siya ay nagulat din na makita ako. Hindi rin siya makapaniwala. Are you serious? Naibulalas pa niya. Miss Bridge! Oh, is that you? No way. Bulalas ko pa, inalanghakbang ko ang pagitan namin dalawa upang bigyan siya ng mahigpit na yakap. Unexpected na makikita ko siya ngayon. Miss Bridge, I miss you. How are you? Maluhaluha ko pang tanong. Natuwa naman si Miss Bridge sa akin dahil sa higpit ng yakap ko sa kanya. I'm good. I miss you too. How are you? Mabuti naman po Miss Bridge. Medyo napansin ko rin na pumayat yata siya ngayon kumpara nang huli ko siya makita. Kumalas ako ng yakap dito. Saka ko hinarap si Riden na nakamasid lang sa aming dalawa. Magkakilala kayo? Nagpalipat-lipat pa ang tingin ko sa kanilang dalawa, sabay pa silang tumango sa akin. Hindi ka kasi sumama noon sa dinner namin, kaya hindi tayo nagkita. Natatawa pa ang paliwanag ni Miss Bridge. Miss Bridge, taga rito ka rin ba? Takang tanong ko sa kanya. Ano? Some business. Naisip ko rin na dumaan dito sa restaurant ni Riden. Parang kinakabahan pa siya at hindi makatingin sa akin. Ikaw ha? Baling pa niya kay Riden. What Miss Bridge? Maangpang tanong ni Riden. Saka tumawa ng malakas. Ginulat mo ko. Nakasimangot pang sagot ni Miss Bridge. Natuwa pa ako sa reaksyon niya. Ganitong ganito rin si Dave pag nagtatampo. Nagkwentuhan pa kaming tatlo bago nagpaalam si Miss Bridge. Hahabulin pa daw niya ang huling biyahe pabalik ng Manila. Labis talaga akong tataka. Bakit alam ni Miss Bridge? Pati pangalan ng ibang lugar dito. Kaya naman mas lalo pang nabuo ang kutob ko na nakita ko siya before sa labas ng gate ng mga Melendez. Pinagwalang bahala ko na lang, baka nag-search lang siya. Natapos ang isang araw na nakakapagod. Kinuha ko ang phone ko sa bag para mag-check ng message. Nanlaki pa mga mata ko nang makita ko ang napakaraming chat at missed calls. Galing lahat kay Dave. My God, Dave! Seriously? 60 missed calls, 45 chat. Nagtatrabaho pa ba siya? Sambit ko pa sa kawalan. Kanya-kanya na kami nang uwi na makalabas sa restaurant. Nagpaiwan si Riden. May tatapusin pa raw siya sa office. Nauna na rin ang mga Marites. Nagtataka pa ako kung bakit nagmamadali si Chris makauwi. Naglalakad na ako papunta sa abangan ng jeep nang makita ko si Dave nakasandal sa sasakyan niya. Ang gwapo niya sa suot niyang slacks and white long sleeves na bukas ang tatlong botones sa bandang dibdib. Parang gustong magwala ng bahay bata ko. Sa ayos niya ngayon, nang makita niya ako, naglakad siya palapit sa akin. Nang makalapit, hinapit niya pa ako sa baywang at binigyan ako ng mariin na halik sa labi. Namilog pa ang mata ko sa ginawa niya, kaya naman nagpalingaling nga pa ako sa paligid, baka may nakakita sa aming dalawa. Nang makasiguro na walang tao, hinarap ko siya at hinampas sa braso. Bakit mo ko inalikan? Singhal ko pa sa kanya habang pangiti-ngiti lang siya. Sweetheart, bayad mo yan sa hindi pagsagot sa tawag at chat ko. Nakasimangot niya pang sagot. Natural, may trabaho pa ho ako, Sir Dave. Natatawa pa siya sa huli kong sinabi. Sweetheart, let's go. Uwi na tayo. I'm so tired. Umakbay pa siya sa akin. Saka kami naglakad papunta ng sasakyan niya. Ang Herodes na ito, pag hindi halik akbay naman. Nang makapasok kami sa sasakyan, kagad siya nagkwento sa akin. Sweetheart, remember yung kamiting ko last time sa restaurant? Yeah, why? Walang gana kong sagot sa kanya. Bigla kong naalala kung paano siya hinalikan ng kamiting niya. Nasa office siya kaninang umaga. She gave me headache, sweetheart. Napahilot pa sa noo si Dave habang nagkukwento. Tumangutang-ulang ako sa mga sinasabi niya. How's your day, sweetheart? Tanong pa ni Dave. Napangiti pa ako na maalala ko ang pagkikita namin ni Miss Bridge. I'm good. Nakangiti ko pang sagot. Napatingin naman si Dave sa akin. Happy? Nakangiti niya pang tanong sa akin. Yes, isa sa pinakamagaling na chef na nakilala ko at siya rin ang naging trainer ko sa Singapore. Nang mag-internship ako sa isang kilalang hotel doon, kanina pumunta siya sa Grace
Sayang hindi mo siya nakilala. Natutuwa ko pang kwento. Wow, really? Sayang naman hindi ko siya nakilala. Sana may chance rin ako na ma-meet siya one day. Fan na fan ako ng mga chef kesa mga basketball player. Bigla ko namang naalala si Ma'am. Isa rin kasi siyang chef. Pinilig ko ang ulo ko saka ko binalingan si Diane. Nakangiti naman siya sa akin. Pakiramdam ko na walang iritasyon ko ngayong araw na makita ko ang ngiti niya. Dave? Tawag ni Diane sa akin. Yes, sweetheart? Tanong ko pa. Raiden asked me a friendly date and pumayag ako. Nayapakan ko pa ang brake dahil lang bigla naming pagtigil sa gitna ng kalsada. Ano ba? Papatayin mo ba ako? Inis na sigaw ni Diane. What? Date? Salubong pa ang kilay ko nang marinig ko ang word na date. Friendly date at pumayag ako. Gusto ko rin siya makausap. Sagot ni Diane. Dave, relax lang. Huwag kang paraning. Paalala ko pa sa sarili ko. Saka muli ako nag-drive kahit pa naiinis ako. Okay, ikaw ang bahala. Matamlay kong sagot sa kanya. Nang makarating sa bahay, bumaba pa si Dave para bumati kina nanay. Makalipas pa ang ilang saglit, nagpaalam na rin siya. Hinatid ko pa siya palabas na natili pa rin siyang tahimik habang naglalakad. Anong problema nito? Kanina, nang kausap si nanay ang daldal. Pero nung kami na lang, ayaw na magsalita. Nauna akong naglakad habang nasa likod ko lang siya. Muntik pa akong mapasigaw nang yakapin niya ako mula sa likuran. Pinato niya pa ang baba sa balikat ko. Kung kaya naman napatigil ako sa paglalakad. Dave, anong ginagawa mo? Marin ko pang sita sa kanya. Sweetheart, nagsiselos ako sa date niyo. Tumirik pa ang mata ko dahil sa sinabi niya. Nagsiselos siya? Akala ko ba ako ang bahala? Dave, baka makita tayo ni tatay. Bitawan mo ako. Mas lalo niya pa akong niyakap kaya naman halos umusok ang ilong ko. Natatakot ako sa posibilidad na baka may makakita sa aming dalawa kahit pasabihin na madilim ang bahaging ito. No, ayoko. Sweetheart, sama na lang ako sa'yo please. Masuyo niya pang sambit. Dave, ano ba? Bitaw na! Naiinis ko pang sambit. Para namang wala siyang narinig, naramdaman ko pa na mula sa baywang ko o makiyat ang kamay niya papunta sa ibabaw ng dibdib ko. Marahan niya pang hinaplos ito. Hinalikan niya rin ako sa leeg, kaya naman napaigtad ako. Mula sa haplos, naging panakanakang pisil ang ginawa niya. Dave, stop! What? Painosenteng tanong pa niya. Dave, mahina ngunit pariin kong tawag sa kanya. Wala yata akong ibang choice kundi pumayag sa gusto niya na sumama sa friendly date namin ni Raiden. Oo na, sumama ka na. Gigil kong sagot sa makulit na ito. Bago ko naramdaman na lumuwag ang pagkakayakap niya sa akin at tuluyan ng kumalas. Nakangisi pa siya nang tingnan ko kaya naman inirapan ko siya ng nakakamatay. Bago ako nagpatuloy sa paglalakad papunta ng gate. Sige na, lumayas ka na. Good night. Inis ko pa rin sambit sa kanya. Tumawa pa siya na mahina sa kapinisil ang pisngi ko. Dahil sa madalas niyang gawin na nakawan ako ng halik, bago umalis, naisipan kong takpan ang labi ko gamit ang dalawa kong kamay. Napahalakak pa siya nang makita ang ginawa ko. Laking gulat ko pa nang bumaba ang mukha niya upang halikan ang dalawang dibdib ko. Nakaligtas nga ang labi ko sa dibdib ko naman ang hindi. Sweetheart, good night. Kinindatan pa ako bago tumalikod. Naiwan naman akong nakaawang ang labi. Mababaliw ako sa iyo, Dave Melendez. Hindi talaga kita sasagutin, manigas ka. Tanghali na ako bumangon. Wala namang pasok kaya okay lang. Nag-inat-inat muna ako bago tumayo sa kama. Mula dito sa kwarto, rinig ko na may nagsisibak ng kahoy sa likod ng bahay. Hindi naman siguro si tatay yun. Tanong ko pa sa sarili. Bawal kay tatay ang mabigat na trabaho kaya naman mabilis kong inayos ang kama ko. Saka bumaba. Hindi na ako nag-abala pang magpalit ng damit. Medyo mahaba naman ang oversized t-shirt kong suot na umabot pa sa kalahati ng mga hita ko. Bumaba na ako para maghilamos. Maaga yata si nanay ngayon pero imposible. Wala ang tricycle sa labas na silipin ko yun. Pero sino kaya ang nagsisibak ng kahoy? Sa likod, pumunta muna ako sa kusina para magtimpla ng kape. Saka ako kumuha ng favorite ko na chocolate sa ref. Saka ako naglakad papunta ng likod bahay. Wow! Bulalas ko pa. Napulunok din ako na makita kong isang matipunong katawan na nagsisibak ng kahoy. Si Dave. Habang nangingintab ang katawan niya sa pawis. Pero mukhang mabango pa rin. Wala siyang suot na pang-itaas na damit
kaya naman exposed na exposed ang kanyang katawan. Tanging maong na pants lang ang suot niya, bawat taas ng palakol na gamit niya, nananampal ang biceps niya. Napasandal ako sa hamba ng pinto habang pinapanood ko siyang nagsisibak ng kahoy. Pag ganito naman ang makikita ko pagising ko, mabubuhay lahat ng dugo ko sa katawan. Napakagatlabi pa ako nang bumaba ang paningin ko sa abs niya, ang yummy. Nang mapansin ako ni Dave, tumigil siya sa ginagawa. Kinuha ang face towel na nasa upuan, pinunasan niya pa ang katawan niya, tagaktak ng pawis. Nakangiti pa siyang naglakad papunta sa akin, saka ako pinasadaan ng tingin, kinabig niya ako palapit sa kanya saka pinulupot ang braso sa baywang ko. Good morning, sweetheart. How's your sleep? You know what? You makes me turn on dahil sa suot mo ngayon. Pero mas gusto ko pa rin na wala kang suot na kahit na ano. Mapangakit pa niyang papuri habang nakatitig sa mga mata ko. Feeling ko namumulampisngi ko sa sinabi niya. Kinuha niya ang hawak kong tas at chocolate. Pinatong niya sa lamesang kahoy na nasa tabi namin. Bakit ka narito? Nasaan si nanay? Tanong ko pa sa kanya. Sweetheart, nasa palengke pa sila. Tulog ka pa nang dumating ako dito. Sweetheart, you're so beautiful. Puri pa niya sa akin. Dave, tantanan mo ko. Kasi matagal ko nang alam yan. Biro ko pa sa kanya. Natawa naman ito na mahina. By the way, can I get my good morning kiss, sweetie? Kasabay pa ng pag-angkin niya sa labi ko. Magaan ang naging paraan ng paghalik niya. Tila ba ninanamnam niya pa ito? Nang tugunin ko yon, dito na nagsimula maging mapaghanap ang halik niya sa simpleng halik lang ni Dave. Pakiramdam ko, nawawalan ako ng lakas kung kaya naman napakapit ako sa batok niya upang kumuhan suporta. Mas lalo niya pang pinagbuti ang paghalik sa akin. Naramdaman ko ang pag-abante niya kaya naman napatras ako papasok sa loob ng bahay nang hindi naghihiwalay mga labi namin hanggang makarating kami sa may lamesa. Parang may kuryente na dumali sa katawan ko nang simulan niya akong halikan, halos dumugo ang labi ko, sariin ang paggagat ko upang supilin ang halinghing na gustong kumawala sa lalamunan ko. Prepare something, baka ikaw ang kainin ko. Saka ako iniwan at naglakad papunta ng kusina para uminom ng tubig. Naiwan naman akong nakaawang ang labi. Sa ilang buwan na panliligaw ni Dave sa akin, masasabi ko naramdam ko ang pagmamahal niya, kaya naman nagdesisyon ako na sagutin na siya mamaya. Ngayon mismo ang araw na kaarawan niya, for sure matutuwa siya. Pero dapat yata akong kabahan, baka hindi lang dibdib ko ang angkinin niya. Pinilig ko ang ulo ko sa bastos na isipin na iyon. Simpleng handaan lang ang gusto niya, mga taga-asyenda, ang bisita. Ayaw niyang pumayag na ako ang magluto, mapapagod daw ako. Kaya hindi na ako namilit pa, nauna na si nanay at tatay sa asyenda para mas excited pa sila kaysa sa may birthday. Mamaya pa namang gabi yun, pwede pa ako mag-rest. Parang binubog ang katawan ko sa pagod mga nakaraang araw. Nasa party din si Christina mamaya, may pasabog daw siyang naisip, baka sasayaw siya. Nalukot ang mukha ko na maalala ko na matigas pa pala sa kawayan ang katawan niya. Nang maging nurse si Christina, naging busy na ito, halos di na kami nagkikita. Puro chat na lang, busy kasi siya pero mamaya lang kami magkikita. Hindi ko rin maiwasang malungkot na maalala ko na naman ang nangyari sa friendly date namin ni Raiden. Inamin niya sa akin lahat. Dayan, nung una kitang makita, habang hila mo ang mga kambing, sobra na akong natuwa sa iyo noon. Gusto ko sanang tanungin ang pangalan mo kaso, natakot ako sa iyo. Galit na galit ka kasi. Natatawa pa niyang sabi. Nangihinayang pa ako na hindi ko nalaman ang pangalan mo. Hindi ko rin inaasahan na makikita kitang muli sa eroplano. Alam mo ba sobrang sayo ko noon? Aaminin ko minahal agad kita. Akala ko ang pangarap ko na magkaroon ng buong pamilya ay ikaw ang makapagbibigay sa akin. Seryoso niya pang turan, saka tumawa pa siya na mahina saka muling nagpatuloy sa pagsasalita. Hindi ko alam ang dapat kong sabihin sa kanya. Nagulat din ako sa pinagtapat niya. Raiden, hindi ko alam. Mahina ko pang sambit. Ikaw ang naging dahilan kung bakit ako naging masaya muli. Sa kabila ng naranasan ko noon, pinawi mo yun ang hindi mo namamalayan. Ikaw din ang dahilan kung bakit ako nangarap. Pinakamasayang sandali ng buhay ko nang magtrabaho ka sa Grace sa isip-isip ko. Kasi may chance na ako na mapalapit sana sa'yo at mas lalo ka pang makilala. Malungkot pa niyang sambit na natili akong tahimik at hinayaan ko lang siya magsalita. Pero alam ko na may isang tao na sobra kang mahal. Yes, masakit sa akin na hindi ko malang sinubukan na ligawan ka. Mahalaga si Dave sa akin. Kapatid ang turing ko sa kanya.
Nagpaubaya ako, hindi dahil duwag ako, kundi dahil alam ko yun ang tama. Kita ko ang lungkot sa mga mata ni Raiden kaya naman ginagap kong kamay niya, saka akong umiti. Tumingin naman siya sa akin. Raiden, hindi ka mahirap mahalin because mabuti kang tao. Salamat sa pagmamahal pero hindi lang siguro para sa akin yun. Isang lalaki lang ang minahal ko mula noon at si Dave yun. Naniniwala ako na may nakalaan para sa'yo. Salamat sa pagpapaubaya. Isa kang tunay na kaibigan. Malumanay ko pang sabi. Tumangutango naman siya sa akin at ngumiti. Hangad ko ang kaligayahan mo at dumating na rin sana ang tamang babae para sa'yo. Nakangiti ko pang wika. Pwede ba kitang yakapin? Tanong niya. Ngumiti ako sa kanya bago sumagot. Sure. Tumayo si Raiden at naglakad sa pwesto ko. Niyakap niya ako ng mahigpit saka muling nagsalita. Pinapaubaya na kita kay Dave. Madamdamin niya pang turan. Naiyak pa ako dahil dito. Kung pwede lang turuan ng puso, ginawa ko na. Pero mahal ko si Dave. Simula ng date na yon, kakausapin lang ako ni Raiden pag about sa trabaho. Naramdaman ko rin na medyo dumistansya na siya sa akin. Pumikit ako saglit upang mawala sa isipan ko ang naging tagpo sa friendly date namin. Muli naman akong nakatulog. Nagising ako na parang may tao sa gilid ng kama ko. Kaya naman unti-unti kong minulat ang mga mata ko upang tingnan ito. Sweetheart, bungad pa ni Dave sa akin. Napabalikwas naman ako ng bangon sa kama. Ano ginagawa mo dito? Dati ka bang miyembro ng Akyat Bahay Gang? Kunot-noo ko pang tanong. Mabilis ko pang tinakpa ng braso ang dibdib ko dahil wala akong suot na bra. Bumaba naman ang tingin dito ni Dave. Nakita ko pa na nakangisi siya sa gilid ng labi. Manyak talaga! Bigla namang sumimangot ang loko. Mukhang hinihintay niya talaga na batiin ko siya. Kaya naman imbis na mamaya ako pa siya sana babatiin, ngayon na lang. Happy birthday! Bati ko pa sa kanya, bigla naman siyang umiti at yumakap sa akin. How about my gift? Bulong niya pa sa akin, kaya naman kumalas ako ng yakap. Tatayo na sana ako upang kunin ang regalo ko sa kanya. Isa yung watch na hindi naman super mamahalin. Nang bigla niya akong hilahin, pabalik, napaupo pa ako sa kandungan niya. Saka pinulupot ang mga braso sa baywang ko. What? Inis ko pang tanong sa kanya. Sweetheart, dito ka muna. I don't care about the gift. Malambing pa niyang sambit, saka sumiksik sa leeg ko. Dave, stop! Saway ko pa sa kanya. Sweetheart, enough ka ng regalo para sa akin. Ang saya ko kasi kasama na kita ngayon. Please, huwag mo kong iiwan. Pagsusumamo pa niya. Kumunot naman ang noo ko dahil sa sinabi ni Dave at saan naman kaya ako pupunta. Bitawan mo na ako. Hindi naman ako aalis. Wala kaming pera. Sige na, may kukuhanin lang ako. Aalis na ako, sweetheart. Baka pag hindi ako nakapagtimpi, magkaroon na ng apo si Nanay Maylin at Tatay Albert. Biro niya pa. See you later, sweetheart. Hinalikan niya pa ako bago lumabas ng bahay. Isang simpleng salo-salo lang ang pinahanda ko para sa karawan ko. Pawang mga tauhan at malalapit na tao lang ang magiging bisita ko. Kay lola ko yata naman na ang ganito. Pareho kami na walang hilig sa magarbong party. Mabilis kong tinapos ang panliligo ko upang i-check kung maayos na ba ang plano ko ngayong gabi. Umakyat ako ng rooftop kung saan nakaset up ang surprise ko kay Diane. Nakausap ko rin si Nanay Maylin at Tatay Albert at approve naman sa kanila. Nag-hired ako na magseset ng place para sa date namin. Canopy tent na pinalamutian ng LED lights, balloons, and sunflower na favorite flower ni Diane. May mga throw pillow din na nag-request pa ako na kung pwede Hello Kitty character. May red wine at wine glass din sa gilid. For sure matutuwa si Diane nang makontento ako bumaba na ako. Marami na rin tao sa baba. Lumapit ako sa mesa ni Lola kung saan nakaupo rin ang magulang ni Diane. Happy birthday to my handsome apo. Malambing pangbati ni Lola. Hinalikan niya pa ako sa magkabilang pisngi na madalas niyang gawin noong bata pa ako. Thank you my beautiful Lola. Anak, maligayang kaarawan sa'yo. Ito nga pala ang regalo namin, pagpasensyahan mo na. Ito lang ang nakayanan namin ng Tatay Albert mo. Saka inabot sa akin ang maliit na kahon. Maraming salamat po, Naytay. Nag-abala pa po kayo. Nakangiti ko pang sambit. Wala yun, anak. Sagot ni Tatay Albert. Nagpaalam ako sa kanila upang salubungin si Justine.
Nagtaka pa ako kung bakit sabay silang dumating ni Christina. Happy birthday, bro! Bati ni Justine. Thank you, Doc Justine. Natatuwa ko pang sagot. Niyakap naman ako ni Christina. Gumanti naman ako ng yakap sa kanya. Namiss ko siya. Masaya ako na isa na siyang ganap na nurse. Hinila naman ni Justine ito pareho sa akin. Tumawa pa ako na malakas. Hindi ako makapaniwala na ganito na si Justine ngayon. Happy birthday! Dave, regalo ko nga pala. Sabay abot niya ng paper bag. Thank you, Christina. Sabay-sabay pa kami napalingon nang pumasok si Dayan. Tumakbo naman palapit si Christina kay Dayan. Naiwan kami ni Justine, saka nagkatinginan sabay kibit balikat. Ganito kasi palagi ang tagpo nung nag-aaral pa kami. Hindi na bago sa amin. Hindi naman makatingin ng tuwid si Dayan sa akin. Gusto ko pang matawa nang bigla siya mag-iwas ng tingin. Happy birthday! Bati niya sa akin saka inabot ang isang box. Tara na, gutom na ako. Yaya ko pa sa kanila. Wait! Pigil pa ni Christina sa aming dalawa. Itinaas pa niya sa ere ang kamay at nadako ang tingin namin sa daliri niya. OMG! Bulalas pa ni Dayan saka hinawakan ang kamay ni Christina. What is the meaning of this? Tanong muli ni Dayan. Kahit alam naman niya ang ibig sabihin ng singsing sa daliri ni Christina. We're engaged. Masayang balita pa ni Christina. Nakita ko naman na natulala si Dayan sa sinabi ng kaibigan. Justine told me about this, kaya hindi na ako nagulat pa. What? Paano? Kayo ni Justine? Sunod-sunod na tanong ni Dayan. Christina, naglilihim ka na sa akin ngayon? Mukhang nagtatampo pa si Dayan. Kita ko pang nakasimangot siya. Friendship, gusto lang kitang isurprise. Sabi pa ni Christina. Hoy Justine, tandaan mo to. Subukan mong paiyakin si Christina. Pati itlog mo, may black eye sa akin. Natuwa pa ako sa banta ni Dayan. Let's celebrate! Sambit ko pa, saka kami kumuha ng alak. Naging double celebration ang nangyari. Birthday at engagement ni Christina at Justine. Natatawa pa ako sa tuwing iiwas si Dayan sa akin. Namumulampis ni niya. Marahil nahihiya. Sinabi ko kay Ate Josie na kailangan nilang mapapunta sa harapan si Dayan. Nang nakaupo na si Dayan sa harap, nagpalingalinga pa siya. Labis ang kanyang pagtataka sa nagaganap. Oras na, para sa plano ko. Wala akong inaksayang oras. Umakyat ako sa main stage. Tumiki muna ako bago nagsalita. Good evening everyone. Gusto ko lang po na mag-thank you sa mga tao na nakisaya sa karawan ko. Salamat po. Sambit ko at nagpalakpakan naman ang mga tao. Medyo kinakabahan pa ako. Sa susunod kong gagawin, huminga muna ako na malalim, saka muling nagsalita. Sa harapan niyo pong lahat at sa magulang ng babaeng minamahal ko, gusto ko pong masaksihan ninyo ang pagtatanong ko kay Dayan. Nililigawan ko po siya at wala pa po akong nakukuhang sagot mula sa kanya. Nagpalakpakan naman ang mga bisita. Napansin ko rin na nakatungo si Dayan. Kulang na lang itago niya ang mukha niya sa hiya. Ito na yata ang pinakakabadong part. Naglakad ako pababa, papunta sa harap niya. Dayan Grace, can you be my girlfriend? Naiiyak ko pang tanong habang napuno naman ang hiyawan at sigawan ng bulwagan. Mas lalo ako nalamig nang hindi man lang sumagot si Dayan. Nakatingin lang siya sa akin. Mukhang nagulat pa siya sa tinanong ko. Dayan! Sagutin mo na! Sigaw pa ng mga bisita sa kanya. Gusto ko pa magtatakbo sa tuwa nang tumango siya. Tumayo siya at hinawakan ang kamay ko. Yes! Yes, Steve! Gusto ko! Masayang sagot niya. Wow! Masayang bulalas ko pa. Napasuntok pa ako sa hangin dahil sa labis na saya. Totoo ba? Muli kong tanong sa kanya. Yes, pumapayag na ako na maging girlfriend mo. Nagtatalon pa ako sa sobrang saya. Finally! Yes! Binuhat ko pa siya saka inikot sa ere. Muli naman nagpalakpakan ng mga tao. Girlfriend ko na po si Dayan. Sigaw ko pa. Congratulations! Lovebirds! Sigaw pa ni Christina. Sweetheart, come! Yaya ko pa kay Dayan. Magkahawa kami pa kami naglakad papunta sa rooftop. Nang malapit na kami, kinuha ko ang panyo sa bulsa ko. Dave, baka kung ano to. Lagot ka talaga sa akin. Banta niya pa.
Trust me, inindatan ko pa siya, piniringan ko siya habang inaalalayan sa paglalakad. Ready? I asked. Tumango naman siya, kaya unti-unti kong inalis ang panyo sa mata niya. Wow! Bulalas pa niya. Hindi maitago ang saya sa mukha ni Dayan. Alam ko kahit sa mga ganitong simpleng bagay, matutuwa na siya. You like it? Nakangiti ko pang tanong. Hindi niya ako sinagot bagkos naglakad siya papunta sa loob ng tent. Napapangiti na lang ako na sumunod sa kanya. Dave, ang ganda. My Hello Kitty. Tuwang-tuwa pa siya at niyakap niya ang mga ito. Umupo ako sa katabi niya habang pinagmamasdan ko lang siyang tuwang-tuwa. Happy? Tanong ko sa kanya. Tumangulang siya sa akin. Dave, tawag niya sa akin. Yes, sweetheart? Be honest. Sa'yo ba galing ang Hello Kitty nung debut ko? Tanong niya habang nakatingin sa mga mata ko. Kinabit ko siya palapit sa akin upang yakapin. Sweetheart, sa lahat ng mahalagang okasyon ng buhay mo, kasama mo ko. Hindi mo man ako nakikita. Sapat na sa akin na natatanong kita sa malayo. Kahit kailan hindi nawala ang pagmamahal ko sa iyo. Mahal kita, noon, hanggang ngayon. Pagtatapat ko pa sa kanya, narinig ko pa ang hikbi ni Dayan. Kaya naman kumalas ako ng yakap sa kanya upang tingnan siya. Hindi ako nagkamali. Umiiyak nga siya. Pinunasan ko ang luha sa mga mata niya. Inangat ko pa ang baba niya upang magpantay kami ng paningin. Shh! Don't cry, sweetheart. I love you. Dave, mahal din kita. Ikaw lang ang lalaking minahal ko. Umiiyak na sabi niya. Muli ko siyang niyakap na mahigpit habang hinahalikan sa ulo. Ang tagal kong inasam na marinig ang salitang ito mula kay Dayan. Buong akala ko hanggang pangarap na lang ang lahat ng ito. Inabot ko kay Dayan ang wine glass na may lamang alak. Cheers! Sambit ko pa at itinaas pa namin ang baso. Nang maubos ang alak na isinalin ko, humiga ako sa lap ni Dayan habang nakatanaw kami sa langit. Dave, what is your birthday wish? Tanong niya sa akin habang sinusuklayan ang buho ko gamit ang daliri niya. Natupad na siya. Nakangiti ko pang sagot. Ha? Huh? Talaga? Ano ba yun? Tanong niya. Kinuha kong isang kamay at hinalikan. Ikaw, sweetheart. Masuyo kong sagot. Nagulat pa ako nang si Dayan na mismo ang humalik sa akin. Magaan lang yon. Pero damang-dama ang pagmamahal niya. Ayoko nang matapos pa ang sandaling ito. Sana wala na maging hadlang sa aming pagmamahalan. Usal ko pa. Hi, are you busy? Tanong ko kay Dave nang makapasok ako sa opisina nito. Abalang-abala siya sa binabasa. Wala ngayon si Riden. Nasa La Union siya. Kaya naman naisipan kong dalahan ang pagkain si Dave sa opisina niya dito sa taas. Kagad naman siya nagangat ng tingin at ngumiti sa akin. Naglakad ako palapit sa kanya. Dinalhan kita ng pagkain. Hindi ka pa daw kumakain, sabi ni Jessa sa akin. Thanks, sweetheart. Iwan mo na lang dyan. I will eat later. May tatapusin lang ako. Sagot niya pa sa akin. Bakit? Hindi ba makapaghihintayan? Nagmamadali may lakad? Kunot-no ko pang tanong sa kanya. Tumawa pa si Dave sa sinabi ko. Cute mo talaga, sweetheart. Promise po kakainin kita. I mean, kakainin ko yun mamaya. Natatawa pa niyang sabi sabay kurot pa sa pisngi ko. Muli niyang ibinalik ang paningin sa computer. Lumapit ako at basta na lang sinarado ang laptop niya. Nagulat pa siya sa ginawa ko. Walang later. Later eat now. Mariin ko pang utos sa kanya. Sabay talikod, nagulat pa ako nang bigla niya akong hinalikan. Pabalik kung kaya naman napaupo ako sa kandungan niya. Pinulupot niya ang kamay sa bewang ko. Dave! Baka may makakita sa atin. Saway ko pa sa kanya. Ano naman? Sweetheart, ayaw mo bang malaman nila ang relasyon natin? Pakyut pa niyang tanong. Hindi naman sa ganoon pero nasa work tayo at boss kita. Paliwanag ko pa sa kanya. Pero pag sa labas, ikaw ang boss ko. Nakangisi pa niyang sambit. Pinandilatan ko pa siya ng mga mata. Sweetheart, tawag ni Dave sa akin habang abala ako sa pag-aayos ng pagkain niya. Yes po. Tipid kong sagot. I love you. Nakangiti niya pang sabi. I love you too. Nakangiti ko pang sagot. Come here, kumain ka na. Kagad namang lumapit si Dave at tiningnan ang pagkain na para bang may hinahanap. Dave, ayaw mo ba ng dala ko? Nagtataka ko pang tanong sa kanya.
Okay naman siya. Sabay harap nito sa akin. But I want to eat dessert. Ha? Ganun ba? Sige, kukuha na lang kita. May blueberry cheesecake sa station ni Luz. No need, sweetheart. Anya, akala ko ba gusto mo ng des... Hindi ko na natapos ang sasabihin ko nang angkinin ni Dave ang labi ko. Hanggang sa tumugon na din ako sa halik niya. Kapwa pa kami naghahabol ng hininga nang maghiwalay ang mga labi namin. Sweet like honey. Sabay kinat pa niya sa akin. Napakapilyo talaga niya. Kumain ka na, lalabas na po ako. Sweetheart, stay here please. Nag-beautiful eyes pa ito sa akin kaya naman natawa pa ako sa reaksyon niya. Sino ba naman ang makakahindi sa gwapo na to? Kainis? Dave, may work pa ako. Baka hanapin na nila ako sa baba. Kontra ko pa sa gusto niya. Stay here. Wait, naglakad pa siya pabalik sa mesa. Nakita ko pa na may kinausap siya. Nang maibaba niya ang telepono, kagad siyang bumalik sa tabi ko. Sweetheart, okay na. I'll tell them na may pinag-uusapan tayo about sa mga supplies. Nakangisi pang balita niya sa akin. Pinaikot ko pa mga mata ko. Pasaway talaga. Lahat talaga gagawin para lang masunod ang gusto niya. Sweetheart, feed me. Paglalambing pa niya at nilapit pa mukha sa akin. Napapailing na lang ako sa mga gusto niyang gawin. Hais, para ka talagang bata. Naiinis ko pang sambit. Sweetheart, bata pa talaga ako. Open your mouth, baby. Utos ko sa kanya. Nagkatawanan pa kaming dalawa. Back to work na ako. Paalam ko kay Dave nang matapos na siyang kumain. Nainabot din ng ilang minuto dahil puro panghaharot ang ginawa sa akin. Hatid na kita. May kukuhanin din ako sa car. Shall we? Sabay lahat nito na kamay niya sa akin. Nag-aalangan pa akong abutin iyon pero nang umiti na si Dave, nalusaw lahat ng pag-aalinlangan ko. Naglakad na kami pababa. Ako rin ang kusang kumalas ng pagkakahawak ko sa kanya. Nang malapit na kami sa kitchen, I love you. Sambit pa niya saka ako binigyan ng magaan halik sa labi. I love you too. Pagdating ko sa kitchen, kakaiba ang tingin ng mga marites. I smell something? Parinig pa ni Cards. Kagad naman naglapitan ng mga marites sa pwesto ko. Girl, iba ang ngitian natin. Mukhang nagmukbang ang dinala mong pagkain. Pangaasar ni Luz. Sabay-sabay pang nagtawanan ang mga ito. Chef D, nasarapan ka ba? Si Sir Dave pala. Nakangisip ang sabi ni Mia. Ang halay talaga ng utak nyo. Lumayo nga kayo sa akin. Taboy ko sa mga ito. Chef D, ano ang inunang kinain sa'yo? Sa mga dinala mong pagkain. Banat naman ni Chris. Nagtawanan pa sina Gina Joy, JC at Reyna. Sama kayo ng sama sa tatlong yan. Kaya nahawa din kayo sa kahalayan niyan. Chef D, may motto kasi ako sa life. If you love somebody, give your body. Oh yeah, eat me baby. Sambit pa ni Gina Joy. Napahalakhak pa kami sa sinabi niya. Hoy Chef D, bakit nadamay ako? Baka hindi mo alam, banal ako. Sa sobrang banal ko, gabi-gabi ako lumuluhod. Nakangisi pang turan ni Rina. Basta ako laging gutom, kaya naman gabi-gabi may sinusubo ako. Bago matulog, sagot naman ni JC. Nagtatawanan pa mga ito. Mga peste kayo, back to work. Natatawa ko pang utos sa kanila na puno ng tawanan ng buong kusina nasa kabastusan ng mga ito. Tatawa-tawa pa silang naglakad papunta sa mga pwesto nila. Napapailing na lang ako. Minsan natanong ko pa sa sarili ko kung bakit nakasundo ko ang mga bastos na ito. Saka obvious ba na may ginawa kami? Maayos naman ang suot ko saka ako tiningnan ang sarili ko. Muntik pa ako mapamura nang mapansin kong bukas pala ang botones ng uniforme ko sa bandang taas. Kaya naman pala tawa sila ng tawa. Inayos ko muna kagad yun. Wala na akong mukhang ihaharap sa kanila. Hinintay ko ang pagpasok ni Dave. Ang tagal naman yata akong sa car lang. Maya-maya pa pumasok si Jessa na hindi kasama si Dave. Jessa? Tawag ko pa sa kanya. Yes? Chef Sexy? Si Sir Dave? Mahinang tanong ko sa kanya. Need na namin bumalik sa office. May emergency daw. Kukunin ko lang ang papers ni Sir sa taas. Tumango naman ako. Anong emergency kaya yun? Simula ng huling pagkikita namin ni Dave, hindi ko na siya muling nakita dito sa restaurant. Aminin ko man o hindi, sobra ko siyang na-miss. Ano kayong emergency yun? Ayoko namang itanong sa kanya.
Hinahayaan ko na lang na siya magkwento. Tumatawag naman siya sa akin sa gabi, pero mas madalas pa siya makatulog. Baka pagod lang, palagi kong paalala sa sarili. Napabuntong hininga pa ako nang maalala ko siya. Kaya naman buong maghapon, wala akong energy. Feeling ko, siya nabibigay ng energy sa akin. Hanggang sa uwian, matamlay pa rin ako. Gusto ko lang makita si Dave. Maging sa pagkain kanina, wala akong gana. Pati ang mga Marites na pansin ang pananahimik ko kanina. Wala rin akong kasama ngayon sa bahay. Isang linggong nasa bakasyon, si nanay at tatay. Umuwi sila sa Iloilo, sa probinsya ni nanay. Hays, feeling ko, mag-isa na lang ako sa buhay. Chef D, okay ka lang? Tanong ni Mia sa akin. Okay lang ako, Mia. Ingat ka sa pag-uwi. Paalala ko pa sa kanya. Kumaway pa ako sa kanya nang makalayo, saka ako naglakad papunta ng sakay ng jeep. Dave, asan ka na ba? Hindi mo na ba ako pinupuntahan dito? Reklamo ko pa habang nakanguso pa ako. Kakainis, bahala ka. Kung ayaw mo sa akin, ayaw ko na rin sa'yo. Habang nakatingin ako sa screen ng phone ko, binalikan ko ang huli naming conversation. Napatigil pa ako sa paglalakad nang may mabangga ako. Sino yung kachat mo? Pinagpapalit mo na agad ako? Ani pa ng baritonong tinig. Kaya naman nag-angat ako ng tingin dito. Kumarap ako ng ilang ulit para masiguro kung tama ba ang nakikita ko. Si Dave nga. Nakatayo sa harapan ko, pero imbis na yakapin ko siya, nilagpasan ko lang. Akala niya ha? Magpapakita lang siya pag gusto niya. Che, hinabol naman niya ako. Bitiwan mo nga ako, uuwi na ako. Pagalit ko pang sabi. Sweetheart naman, sorry na po. Huwag ka na magtampo. I love you po. Malambim pa niyang sabi. Tuloy-tuloy pa rin ako sa paglalakad. Akala mo na miss kita. Akala mo na iisip kita. No way. Sigaw ko pa sa isip. Napatili pa ako na may yumakap sa baywang ko. Ano ba? Umuwi ka na nga. Alis na. Inis ko pa rin sambit. No sweetheart, I'm sorry na po. Paawa niya pang sabi. Halos lahat tuloy ng dumadaan napapatingin sa amin. Akala siguro nila away mag-asawa. Ano ba yan? Hindi na makahintay dito pa talaga sa daan? Narinig ko pang komento ng babae. Napatingin pa kami ni Dave sa babae, tumawa pa siya na mahina. Sweetheart, please, uwi na tayo. Ani pa ni Dave, mukhang pagod na pagod siya. Kaya naman naawa ako. Nasaan ang sasakyan mo? Takang tanong ko pa sa kanya. Iniwan ko, sweetheart. Sa bahay niyo ako matutulog. Para kasama ka. Sagot pa niya. Namilog naman ang mga mata ko sa sinabi niya. Kaya nagprotesta ako. Bakit sa bahay namin? May bahay ka naman. Saka wala kang dalang damit. Litanya ko pa. I have here. Sagot niya pa. Sweetheart, I'm so tired. Let's go. Pakiusap pa ni Dave. Kaya naman hinayaan ko na siya at sumakay na kami ng jeep. Gusto ko pang bulagin lahat ng babaeng pasahero. Nalantaran ang pagpapapansin kay Dave. Lalo ang babaeng pasahero na katapat namin. Kaya naman kinuha ko ang kamay ni Dave at pinagsalikop ko ang kamay namin. Saka ako humilig sa balikat niya. Nag-iwas naman ng tingin ang nasa harapan namin, maging ang iba pang babae. Biglang binawi ang tingin nila kay Dave. Tila nagets nila kung ano ako kay Dave. Tumawa pa si Dave sa akin. Alam niya kasing nagseselos ako. I love you. Bulong niya pa sa akin. Pagdating sa bahay, binuksan ko ang ilaw sa salas habang nakasunod si Dave sa akin. Sweetheart, kiss me. Utos niya sa akin na makapasok kami sa loob ng bahay. Tumingkayad ako para bigyan siya ng dampi sa labi, pero hindi siya pumayag na ganun lang yon. Hinawakan niya magkabilang pisngi ko at bahagya pang itinagilid upang mas mahalikan niya pa ako na mas malalim. Tila sabik na sabik pa ito. Ramdam ko na namiss niya talaga ako. Umungol pa siya nang tapusin ko ang halik namin. Enough, maliligo pa ako. Sabi ko pa sa kanya, Dave, kumain ka na? Tanong ko pa, yes po sweetheart, tapos na po. Malimbing pa niyang sagot, ikaw muna ang unang maligo. Wait, kukuha ko ng tuwalya. Ani ko pa, umakyat ako sa room upang kumuha ng tuwalya. Nang iabot ko ang tuwalya sa kanya, bigla kong naisip, saan siya matutulog? Saan ka nga pala matutulog? Tanong ko, sa tabi mo sweetheart, promise, behave lang ako. Nakangisi niya pang sagot. Nang matapos yung maligo, sumunod na ako. Nauna na siyang umakyat ng kwarto. Mabilis kong tinapos ang panliligo ko dahil antok na ako.
dahil halos wala akong tulog ng mga nakaraang araw, saka iisip kay Dave. Nang matapos kong i-blower ang buhok ko, dali-dali akong umakyat. Pagpasok ko sa kwarto, tahimik, mukhang tulog na si Dave. Nang makalapit ako sa kama, upang silipin siya, nakapikit na, siguro nga pagod na pagod siya. Yakap niya pa si Cathy, kaya hinayaan ko na lang, dahan-dahan pa akong humiga sa kama upang hindi siya magising. Nang bigla siyang kumilos, upang yakapin ako sa baywang, "Cathy, ako muna ang kayakap ni Mama, okay?" Natuwa pa ako dahil pati si Hello Kitty kinakausap niya. Inaamoy niya pa rin ang buhok ko. Akala ko tulog na siya, iba talaga pati ang amoy ko kilala. "Sweetheart, namiss po kita ng sobra." Bulong niya pa sa tainga ko. Nakiliti naman ako sa init ng hininga niya. Humarap ako sa kanya upang tingnan siya. "Namiss din kita. Akala ko, hindi mo na ako mahal." Nakasimangot ko pang sabi. Narinig ko naman ang tawa niya sa kainabot ang labi ko upang halika na malalim. Mukhang antok na talaga siya. Pinaunan niya ako sa braso niya saka ako niyakap na mahigpit. "Good night, sweetheart. I love you so much." Sambit niya. "Good night. I love you too." Ganting sagot ko. Kahit pa gusto kong itanong ang tungkol sa emergency, nung nakaraan, hinayaan ko na lang. Nakatulog na kami na magkayakap. Isa na yata ito sa pinakamahimbing na tulog ko. Nang magising ako kinaumagahan, wala na si Dave sa tabi ko. Nalungkot naman ako bigla. Bakit? Bakit hindi man lang niya ako ginising? Maktol ko pa, may nakita pa akong sulat sa ibabaw ng table. "Sweetheart, I don't bother na gisingin ka pa. Tulog na tulog ka. Sorry, hindi na ako nakapagpaalam sa'yo. Babawi ako. Take care and I love you. Dave." Matapos kong basahin yun, nakaramdam ako na lungkot. Bakit siya laging busy? Ano bang pinagkakaabalahan niya? Tanong ko pa sa sarili. May tinatago ba sa akin si Dave? Mga nabuong tanong ko pa sa isip. Nasa harap kami ng isang bahay. Hindi ko alam kung bakit ako dinala ni Dave dito. "Dave, kaninang bahay to?" Tanong ko pa sa kanya. Ngumiti lang siya at hinawakan ng kamay ko. Iginiyan niya ako papasok ng gate. "Wow!" Naibulalas ko pa sa labis na paghanga sa labas pa lang. Ang ganda na. Isang two-story house ito. Nang makapasok kami sa gate, may garden rin at swimming pool sa loob nito. "Sweetheart, welcome home!" Nakangiting sabi niya. Napatingin naman ako sa kanya. "Sa'yo to?" Hindi ko makapaniwalang tanong sa kanya. "Sa atin at sa mga magiging anak natin." Aniya, humalakak pa ako dahil baka nagbibiro lang naman siya. "Nice joke, Dave Melendez." Sambit ko pa saka muling tumawa. Ginagap niya ang kamay ko saka tumingin sa mga mata ko. "Very soon, you'll be my home." Madamdamin pa niyang wika. Gusto kong maiyak sa mga salitang binitawa ni Dave. Ramdam ko na seryoso siya sa mga sinabi niya. "Mahal po kita." Aniya, "Mahal din kita." Nakangiti ko pang sagot sa kanya. "Let's go inside, sweetheart." Alok niya hawak kami pa kaming pumasok sa loob. "Ang ganda." Bulalas ko pa nang makapasok kami sa loob at fully furnished na ito, ready na talagang lipatan. Naglakad kami sa loob, ang aliwalas ng kulay nito. Napapitlag pa ako nang yakapin ako ni Dave mula sa likuran saka pinatong ang baba sa balikat ko. "What do you think, my future wife?" Malambing pa niyang tanong. Gusto ko pang gumulong with feelings dahil sa sinabi niya. "I love it." Sagot ko. Naglakad kami sa sofa na magkayakap pa rin. Masyadong clingy talaga si Dave. Gusto palaging nakayakap sa akin. "Sweetheart, what do you want to drink?" Tanong niya. "Water po." Nakangiti ko pang sagot sa kanya. Kaagad naman siyang kumala sa akin at naglakad papunta ng kusina para kumuha ng tubig. Mabilis siyang nakabalik dala ang baso. "Here." Abot niya sa akin saka umupo sa tabi ko. Hinapit pa niya ako saka muling yumakap. "I miss you so much, sweetheart." Aniya habang hinalikan ang buhok ko. Pinatong ko sa center table ang baso saka ko siya hinarap. "I miss you." Ganting sagot ko. "I will cook for us." Sabi ko pa. "Later, sweetheart. Let me cuddle you first." Paglalambing niya. "Namiss ko na yakapin ka, sweetheart. I'm too busy this past few days. Sorry, ikaw kasi kinalimutan mo na agad ako." Nakanguso ko pang reklamo sa kanya, pinisil niya pang tungki ng ilong ko.
Hindi na po mauulit. Ngumiti ako sa kanya at yumakap na rin. Sige, yakapin mo ko hanggang gusto mo. Bigla namang nagliwanag ang mukha niya sa sinabi ko. Talaga, sweetheart? Bakit yakap lang po? Hindi po pwedeng. Hindi na niya tinuloy ang sasabihin niya nang kurutin ko siya sa tagliran. Bastos! Sambit ko pa. Sweetheart, anong bastos doon? Hindi pa ako tapos magsalita. Palusot pa niya. Ewan ko sa'yo. Maghahanap ako ng pwedeng lutuin sa kusina. Dito ka muna. Tumayo na ako. Naglakad papunta sa kusina. Binuksan ko ang refrigerator at naghanap ng pagkain. May nakita naman akong shrimp at scallops. Kinuha ko yon, binuksan ko rin ang cabinet. Kung may pasta at meron nga akong nakita. Prepared si Dave ha? Tinali ko lahat ang buhok ko pataas. Nagsalang ako ng water para sa pasta. Habang hinintay ko na kumulo yon, kinuha kong apron at sinuot ko yon. Kumuha rin ako ng bawang at sibuyas. Nang mahiwa ko, itinabi ko na muna. Ay, palaka! Bulalas ko pa dahil sa gulat ng halikan ako ni Dave sa batok. Sweetheart, anong niluluto mo? Tanong niya sa akin, sabay pulupot ng braso sa baywang ko. Seafood pasta, okay lang ba? Tanong ko. Kahit nga ikaw na lang, sweetheart. Malanding sagot pa ni Dave. Saka muling hinalikan ang bato ko. Nagtaasa naman ang balahibo ko sa ginawa niya. Dahil sa suot ko na sleeveless dress, exposed ang batok at balikat ko. Kaya malaya nitong nahalikan ni Dave. Ramdam ko pa ang mainit niyang hininga. Muli niya akong siniil ng halik saka ako binuhat papunta ng kwarto nang magkahinang ang mga labi namin. Nang makapasok kami sa loob, ibinaba niya ako sa kama. Pansamantalang naghiwalay ang mga labi namin. Nang makapasok kami sa loob, binaba niya ako sa kama. Pansamantalang naghiwalay ang mga labi namin. Nagubad siya ng damit, saka sinunod ang pantalon at boxer short. Kapwa kami hinihingal dalawa dala ng labis na pagod dahil sa ginawa namin at hindi ako nagsisisi na binigay ko sa kanya ang pagkaberhent ko. Nang makabawi sa pagod, hinalikan niya ako ng buong pagsuyo, saka bumulong sa akin. Don't worry, sweetheart. Kahit mabuntis pa kita, papanagutan kita. Sagot pa ni Dave. I love you, sweetheart. I love you too. Nakatulog kami magkayakap at mangiti sa mga labi. Nagising ako ng bandang 4 PM ng hapon. Dahil na rin sa gutom, napangiti pa ako na makita kong tulog na tulog si Diane. Napagod ko yata kaya naman hinayaan ko na lang siyang matulog. Nakontento na ako na pagmasdan siya. Inayos ko ang kumot na nakatakip sa katawan niya, saka ko siya hinalikan sa noo. Hindi ako makapaniwala na ako ang unang lalaki sa buhay niya. Kitang-kita pa sa cover ng kama ang mantsa ng dugo. Maya-maya pa gumalaw siya at nagmulat ng mata, saka ngumiti sa akin. Hi, sweetheart! Bati ko sa kanya habang nakatingin lang siya sa akin. Natawa pa ako nang bigla siya magtakip ng kumot sa mukha. Hello Kitty, huwag ka na mahiya pa. Ang sakit ng likod ko, kinalmot ng pusa. Natatawa ko pang sabi. Inalis ko ang kumot sa mukha niya. Hindi siya makatingin sa akin ng tuwid. Lalo na na ma-realize niya na pareho kaming hubad at tanging kumot lang ang tumatakip sa mga hubad naming katawan. Kaya naman hinalikan ko siya sa labi. Umupo ako saka sumandal sa headboard ng kama. Come? Tawag ko pa sa kanya. Bumangon naman siya, saka lumapit sa pwesto ko habang hawak-hawak ang kumot na nakatakip sa dibdib niya. Pinasandal ko siya sa likod ko, niyakap ko siya. Feel sore? Malambing kong tanong sa kanya. Tumango naman siya. I'm sorry, sweetheart. Sabi ko pa habang hinahalikan ko siya sa buhok. It's okay, don't worry. Sagot niya. I love you, sweetheart. I love you too. Sweetheart, for the past 5 years of my life, yun ang pinakamalungkot. Hindi ko inaasahan na mangyayari pa ito. Nang nasa LA pa ako, tuwing nalulungkot ako dahil namimiss kita, picture mo lang ang tinitingnan ko. Kahit malapit ka pa sa akin, hindi ko magawang lumapit sa iyo. Naduwag ako kasi alam kong nasaktan kita. Mas pinili kong tiisin ang sakit. The moment na nakita ko kayo ni Christina na umakyat ng stage para tanggapin ang diploma niyo, gusto ko kayong lapitan. Pero alam kong galit ka. Kaya hinayaan ko na lang. Masaya ako because all the pain that we've been through is over. Because you are mine now. Wala na akong gustong makasama pa sa buhay ko. Only you, sweetheart, at ang magiging anak natin. Sobrang saya ko.
Wala akong ibang hiling kundi mapuno ng magandang alaala ang bahay na ito. Ikaw, ako at ang mga magiging anghel natin. Salamat sa pagmamahal. Salamat kasi hinintay mo ko. Hindi na ako papayag na mawala ka pa ulit. Tumigil ako saglit sa pagsasalita nang makita kong umiiyak si Diane. Don't cry, sweetheart. Tapos na yun. Sambit ko pa habang pinupunasan ko ang luha sa mga mata niya. Hinalikan ko rin siya sa tuktok ng ulo niya. I'm sorry kung nagalit ako sa'yo. Hindi ko alam lahat ng naranasan mo noon. Humihikbi pa niyang sabi. Sweetheart, hindi ko nakakayanin pa pag nawala ka. Mahal na mahal kita. Kalimutan na natin ang lahat. Magsimula tayo muli. Tinitigan ko pa siya sa mata. Saka ko sinakop ang labi niya. Na maghiwalay ang mga labi namin, yumakap siya sa akin. Kinalas ko ang yakap niya. Nagtaka pa si Diane. Sa pagtulog ko, ikaw ang gusto kong huling makita. Sa paggising ko, ikaw rin ang gusto kong unang makita. Ikaw ang gusto kong maging tahanan ko. Ikaw ang gusto kong maging nanay ng mga anak ko. Madamdamin ko pang sambit. Kinuha ko ang kamay niya, saka ko sinuot ang singsing sa daliri niya. Nagulat naman siya at hindi makapagsalita pa. Marry me, Diane Grace Estrella. Naiiyak ko pang sambit. Napahagulhol pa si Diane dahil sa alok ko. Muli po. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. Kinabig ko siya upang yakapin. Maging ako'y naging emosyonal na rin. Sweetheart, natatakot ako na baka hindi na naman mangyari to. I'm begging you. Marry me please. Umiiyak ko pang turan. Yes, Dave. Malakas niya pang sagot. Kumalas ako ng yakap saka ako hinawakan ang magkabilang balikat niya. Tinitigan ko siya kung totoo ba talaga ang narinig ko. Sweetheart, please, say it again. Utos ko pa sa kanya. Tumango naman siya ng ilang beses habang naiyak pa rin. Yes! Sigaw niya pa. Dahil sa narinig ko, hinawakan ko siya sa magkabilang pisngi at agad ko siyang siniil ng halik sa labi. Hindi ko maipaliwanag ang saya na nararamdaman ko ngayon. Sa wakas, akin na siya at wala na makakapaghiwalay sa amin. Ilang oras lang kami na natiling nakaupo at magkayakap. Let's celebrate, sweetheart. Suhestyon ko pa. Binuhat ko siya, saka kumiling hiniga sa kama. Nagulat pa siya nang hilahin ko ang kumot sa katawan niya. Bago ko ihatid si Diane, sa bahay, muli namin ginawa ang mainit na sandali sa kusina, toilet at kwarto sa taas. Gusto ko pa sana sa swimming pool. Pero naawa naman ako kay Diane. Nagrereklamo na, baka daw hindi na daw siya makalakad pa. Bukas na bukas, mamamanhikan kami sa kanila. Wala na akong mahihiling pa, kundi makasal kami, lalo na nasa Pilipinas na si Dad. Ayaw kong may gawin pa siyang hadlang sa pag-iibigan namin ni Diane. Naging maayos naman ang naging pamamanhikan ni na Dave at tanging si Madam Loida ang kasama niya. Hindi na rin nagulat si nanay at tatay dahil nakausap na pala sila ni Dave. Nasabi rin ni Dave sa akin na nasa Pilipinas na ang daddy niya. Muli akong nakaramdam ng pangamba at takot. Ngunit na nga ako si Dave na hindi niya ako pababayaan. Kakayanan namin na magkasamang dalawa. Ngayong taon ang napili naming ikasal. Ewan ko ba kung bakit nagmamadali si Dave? At wala namang tumutol sa partida namin. Simula na may mangyari sa amin ni Dave, mas lalo pa siyang naging maalaga sa akin. Palagi akong tinatanong kung dumating na ba ang monthly period ko. Baka daw buntis na ako. Pasaway talaga. Ang saya ko sa wakas, may happy ending na ang love story namin dalawa. Congratulations, Chef D! Bati nila sa akin nang dumating ako sa restaurant. Katakot-takot na pambubuska ang inabot ko sa kanila. Kahit wala silang alam na nauna ang honeymoon namin kaysa kasal. Napangiti pa ako na maalala ko yun. Buti na lang, nakalakad pa ako. Halos ayaw akong tigilan ni Dave kung hindi pa ako nagreklamo. Gusto pa yata pati sa loob ng aparador gawin namin. Salamat mga Marites! Invited kayong lahat. Sabi ko pa, Hais, mapapasano all na lang. Sambit pa ni Cards, magpakalalaki ka na kasi. Cards, ang gwapo mo pa naman. Pero pa ni Reyna, natuwa naman ako sa reaksyon ni Cards. Parang nasusuka pa siya nasa sinabi ni Reyna. Congratulations, Chef D. Bati ni Raiden sa akin at sa nakikita ko sa kanya ngayon, mukhang mas okay na siya kaysa noong mga nakaraang araw. Salamat, Chef Raiden. Nakangiti kong sagot sa kanya. Everyone,
I have an announcement today. Pahayag pa ni Riden kaya naman nagtaka kami. Ano kayang announcement yon? Complete na ba tayo? Tanong niya pa. Si Luz, wala pa chef. Sagot ni JC. I see, pero okay lang. Imaritas niyo na lang sa kanya. Pero pa ni Riden, nagtawanan pa kami dahil sa ginamit niyang word. Dahil sa biglang pagsikat ng Grace, mas maraming customers ang pumapasok dito. Nag-usap kami ni Dave regarding of this. May mga bagong hired tayong chef na lalaki. Anunsyo pa ni Riden. Napangiti pa ako na maalala ko si Dave. Kaya pala pinipigilan akong pumasok ngayon dahil dito. Nang balingan ko naman ang mga Marites, kakaibang kislap ng mga mata nila. Maliban lang kay Christine na mukhang masama ang pakiramdam at tahimik sa tabi. Hindi tulad noon na una pang maingi sa lahat. I'm so excited sa bago magiging katrabaho. Chef Riden, pabebe pang sabi ni Gina Joy. Talaga ba? Parang iba ang nasa isip mo. Biro pa ni Mia. Dalia, papasukin mo na sila. Utos pa ni Riden, tumalima naman si Dalia. Mukhang kinikilig rin ang isang yun. Napailing na lang ako habang nagkakandahaba ang mga leeg ng mga Martes sa pagtanaw. Wow! Naibulalas ko pa na makita ko ang mga hot na bagong chef. Mukhang sisipaging pumasok ang mga Marites. Sorry Dave, bulong ko pa sa sarili. Guys, meet Chef Dos, Ivo, Kian, Jonathan and Dominic. Isa-isang pakilala ni Riden sa mga bagong chef. Isa-isa rin kaming nagpakilala sa kanila. Mga Brad, stay away kay Chef D. Si Los ang fiancé niya. Baka lahat tayo mapalayas dito. Biro pa ni Riden na ikinatawa naming lahat. Sorry guys, late ako. Sigaw galing sa likuran namin. Dumating na pala si Luz. Hoy bruhang Luz! Bakit late ka na naman? Tanong ni JC nang makalapit siya sa amin. Malapit na talaga ako makasakal ng tao. Lintik talagang kapitbahay ko. Nasaksakan ng babaero. Nag-uwi na naman ang babae. Nabulabog na naman ang tulog ko dahil sa himalang ginagawa. Galit na galit pa niyang pagbabalita. Kalma! Biro ko pa. Chef Luz, take a deep breath. Natatawa pang biro ni Riden. Brad, si Chef Luz ang aming pastry chef dito. Pakilala ni Riden. Nagulat pa kami nang magkagulatan pa si Dos at Luz na pag-alaman na namin na si Dos pala ang tinutukoy ni Luz na kapitbahay. Nang matapos ang pagpapakilala, back to work na kami. Samantala, umalis na ang bagong mga hired na chef. Tomorrow pa sila mag-i-start. Lahat kami, napatingin ang tumakbo sa lababo si Chris para sumuka. Anong nangyayari sa'yo? Tanong ko. Namumutla rin siya. Naalala ko ang sinabi ni Christina about sa sign kung buntis ang isang babae. Natutup ko pa ang bibig ko. Chris, buntis ka ba? Lakas loob kong tanong. Umiyak naman siya, kaya naglapitan ang mga Marites. Oo na yan, buntis ako. Umiiyak niya pang pag-amin. Sinong ama? Tanong ko pang muli. Hindi naman siya nakasagot, nakatingin lang siya sa amin. Ako. Sabay-sabay pa kami napatingin nang may magsalita sa likuran namin. No way, paano? Totoo ba to? Piping tanong ko pa. Chef Riden? Gulat kong tanong, tumango naman siya. Saka naglakad palapit sa amin, hinawakan niya ang kamay ni Chris. Excuse us? Paalam pa niya, saka hinila si Chris. Naiwan naman kaming nakaawang ang mga bibig. What a day! Naibulalas ko pa. Guys, una na ako ha. Nandyan ang sweetheart ko. Paalam ko pa sa kanila paglabas ng restaurant. Tumango naman sila. Naglakad ako papunta ng sasakyan ni Dave kung saan nakasandal siya at naghihintay sa akin. Malawak pa ang pagkakangiti niya na makalapit ako. Hi handsome! Nakangiti kong bati sa kanya habang nakayakap ako sa leeg niya. Hi gorgeous! Ganting bati niya saka pinulupot ang braso sa bewang ko. Hinalikan pa ako ng mariin at sa labi. Napapikit pa ako. How's your day? Tanong ko na makapasok kami ng loob ng sasakyan. Okay naman, sweetheart. Ikaw? Tanong niya. Huminga muna ako bago ako nagsimula magkwento. About sa nangyari kanina. Kahit si Dave, hindi makapaniwala dito. Sweetheart, tayo wala pa ba? Nakasimangot niya pang tanong. Mula nang sinabi ko na magkakaanak na si Riden, wala nang ginawa kong hindi mangulit. Dave, huwag kang atat. Darating din yun. Nakangiti ko pang sabi. Hinawakan ko pa magkabilang pisngin niya para bigyan ng halik sa labi. Maybe, ulitin ko na lang.
Nakangisi niya pang sabi, saka itinabi ang sasakyan sa madilim na bahagi ng daan. "Hoy Dave, anong ginagawa mo?" Nagtataka ko pang tanong sa kanya. "Gagawa ng Lil Angel, sweetheart." Nakangisi niya pang sagot. "Dave, not here." Asik ko pa sa kanya. Bumaba si Dave saka ako binuhat papunta sa passenger seat. Nagpo-protesta pa sana ako nang patahimikin niya ako sa pamamagitan ng halik niya. "Dave, baka may makakita sa atin dito." "Ano ba?" Reklamo ko sa kanya. Para namang wala siyang narinig, patuloy lang ang paghalik sa leeg ko. "Sweetheart, tinted ang sasakyan natin, don't worry." Aniya, habang patuloy sa pag-aalis ng botones ng suot kong damit. "Dave, stop!" Muli kong saway sa kanya at tuluyan niya nang naibaba ang damit ko. Pati na rin ang bra. Ang kulit talaga niya. Ayaw paawat. "Sweetheart, huwag na kaya kitang iuwi sa inyo." Nakangisi niya pang swestyon. "Hindi pwede, Dave. Inirapan ko pa siya. Ikaw kasi, binabaliw mo ko." Aniya, sabay kindat sa akin. Hindi naman maalis ang ngiti sa labi ni Dave habang nagmamaneho. "Sana lagi tayong ganito." Anas pa niya. "Sweetheart, mahal na mahal kita." Sambit pa niya sa kahinalikan ng ibabaw ng kamay ko. "Ingat ka ha." Paalala ko pa sa kanya na makarating kami sa tapat ng bahay. Tumango lang siya saka ako muli hinalikan. "Good night, Mrs. Melendez." "Good night, Mr. Melendez." May usapan kami ngayon ni Dave na pupuntahan namin ang simbahan na napili namin para sa kasal. Ang dami palang kailangang isipin at planuhin para sa kasal. Ayaw ko sana magarbong kasal, pero ayaw pumayag ni Dave. Once in a lifetime lang daw na event yon sa buhay ko. Kailangan rin naming asikasuhin habang narito pa si Dave. He's going back to LA. May dapat lang daw siyang isettle doon. Kinuha ko ang cellphone ko sa ibabaw ng table. May isang chat galing kay Dave. "Sweetheart ko, good morning. Sorry medyo late na kitang masusundo. May urgent meeting lang ako. I love you." Napangiti pa ako na mabasa ang mensahe niya bago ako sumagot sa chat niya. Hindi ko lubos maisip na magiging ganito kami. Sa mahabang panahon na nagalit ako sa kanya, nawala lahat yun. Tama nga sila. Powerful ang pag-ibig. Kaya nitong baguhin lahat. Kaya nitong alisin ang galit, sakit at pagkamuhi. Hindi makasarili ang love. Marami kaming natutunan sa mga taon na lumipas na magkahiwalay kami. Alam ko lahat yun may dahilan. Magkakasunod na katok ang nakapagpabalik sa akin mula sa pagbabalik tanaw. Akala ko balit na niya akong susunduin. Tanong ko pa sa sarili, sa pag-aakala na si Dave ang dumating. Kaya naman mabilis pa akong tumakbo papunta ng pinto para pagbuksan siya. Excited ko pang binuksan ito na may ngiti sa labi. "Good morning, my hand." Hindi ko na naituloy ang pagbati ko dahil sa nabungaran ko ay hindi si Dave, kundi ang daddy nito. Hindi ako pwedeng magkamali kahit pa dalawang beses ko lang ito nakita. Hindi ko inaasahan ang pagdalaw nito dahil sa araw ng pamamanhikan, hindi ito nagpakita. Ramdam ko na hindi ako gusto nito para kay Dave. Pero patutunayan ko na tapat ang pagmamahal ko. "Good morning po, sir." "Keme kong bate." Hindi ko alam kung umabot ba sa pandinig niya ito. "Tuloy po kayo." Pag-aanyaya ko pa, nilakihan ko pa ang bukas ng pintuan. Upang makapasok ito, hindi ko maiwasang matakot. Sa anong dahilan kung bakit bigla siyang dumalaw dito? Piping dalangin ang naiusal ko. Na sana walang kinalaman ito sa magiging kasal namin ni Dave. "May gusto po ba kayong inumin? Coffee or juice?" Aloko pa sa kanya. Wala akong makitang reaksyon sa mukha nito na mas lalong nagpapakabog ng dibdib ko. Katulad pa rin ito ng dati. Madilim ang ekspresyon at seryoso. "No thanks." Malamig niyang sagot. Tumango naman ako. "Ano pong sadya niyo, sir?" Magalang ko pang tanong sa kanya. "May mga bagay lang akong gustong sabihin sa'yo. Why I came here?" Formal niyang sabi. "Ano po yun, sir?" Kinakabahan ko pang tanong. Kakaiba ang presensya na meron ito. Nakakatakot. "Hindi naman lingid sa kalaman mo na hindi ako sang-ayon sa relasyon ninyo. Nang anak ko. And besides, from the start, I made a way para malayo sa'yo si Dave. And now, I will do it again." May diin sa bawat salita nito. Hindi ako makagalaw sa kinuupuan ko. Ni walang salita na gustong lumabas sa labi ko. Nakatingin lang ako sa kanya dahil sa diretsahang payag niya. "It looks like you have a better life." Nilibot pa niya paningin sa buong kabahayan namin. At tama naman siya sa sinabi. Ang dating kubong bahay namin noon, modern na ngayon. Kompleto na din ang mga gamit nito. Kung hindi dahil siguro sa pera ko, anong buhay kaya ang meron ka ngayon, iha?
May maayos ka kayang trabaho? Napagamot mo kaya ang tatay mo? You're lucky to have my son. May panguuyam nitong turan. Halos bumaon lahat ng salitang binitawan niya sa akin. Pilit kong nilalabanan ang luhang gustong kumula sa aking mga mata. My son has never disobeyed me. But when it comes to you, Iha, kahit ipagpalit niya pa ang karangyaan na meron siya, gagawin ni Dave. Tumawa pa siya ng pagak. Anong nakita sa iyo ni Dave? How much did you get from my son? Tuloy-tuloy na tanong nito. Para akong natulos sa kinaupuan ko. Dahil sa mga binitawan nitong tanong, dahil kahit kailan hindi ko pinirahan si Dave. Not like you, ang nararapat sa anak ko. Kilala ko ang mga katulad niyo, mga oportunista. Dave, such a big blessing for you and your family, right? My only son na magmamana ng lahat ng meron kami. I like your strategy. Catching big fish, huh? Your parents raise you very well. Sarkastik ko pa ang pagkakasabi niya. Dahil dito, hindi ko napigil na sumabog ang emosyon na kanina ko pang kinikimkim. Mawalang galang na po, sir. Sobra na po yata ang pang-iinsulto niyo sa pagkatao ko. Pero wag naman po pati magulang ko. Naiiyak ko pang sambit. Muli po, sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po!